You're now watching Showbiz Talk, your daily showbiz update. Robert Sukal dito nagpaalala sa fans ni Catherine. But ayon sa kanya, huwag kalilimutan na ang tagumpay ng Hello Love Goodbye ay hindi lang dahil kay Catherine. Pasalamatan din daw ang ginawa ni Alden Richards dahil isa siya sa nagbigay ng ganda sa nasabing movie. Ibang balita na kaugnayan pa rin sa Katniel na ngayon ay tila lumalapa dahil sa mga kaibigan nito. Matapos kasi na mag-unfollow itong si Alora Sasam sa Instagram ni Daniel Padilla, ay tila hindi nga nagustuhan ito ng kaibigan naman ni Daniel na si DJ Jaiho, kung saan nakalagay nga sa isang artikulo na Alora Sasam no longer follows Daniel Padilla on Instagram. Kaya naman si DJ Jaiho ay agad-agad na nag-react dito na ayon sa kanya bakit daw may pag-unfollow at sana naman daw bilang kaibigan kung kakampi siya kay Catherine ay huwag nang sirain itong si Daniel. Tira may mga alam kasi si Alora na mga bagay na naikwento marahil ni Catherine na tila pati ang pamilya ni Daniel ay nada. Say ni DJ Jaiho, sino daw itong girl na naririnig sa isang event na chumichika sa mga ibang artista na ang lakas ng boses kesyo pag nakikita daw niya ang mga kamag-anak ni Boy na sikat, e gigil siya. Kaya naman nagkaroon ng mixed reaction dito ang mga netizen. May kumampi kay DJ Jaiho at may kumampi kay Alora. Say nila, wala namang alam ang mga friends kung hindi magkukwento si Kat dahil hindi naman sila magkasama sa bahay 24/7. Kwento ni Kat sa kaibigan, parang kaibigan ang tumira sa kalaban, pala pailalim din yan. At yan ba ang klase? Say ng isang netizen. Ayon sa iba kung talaga daw, pinoprotektahan ni Catherine ang boyfriend ay hindi na ito magkukwento pati sa kanya mga kaibigan. Say pa ng ilan. Kasi okay pa si Catherine at Daniel noon. Pero ngayon na alam na ni Alora kung bakit, kailan, saan, sino, paano ang mga reason ng pagkakalabuan ng Catniel. Mas pinili niyang suportahan ang kaibigan niya, much like how Jaiho is now showing support to Daniel. Edi, unfollow niyo din si Kat at huwag niyong bawalan yung mga taong mas gustong piliin siya kesa sa ex. Say naman ang isa, ang galing niyong mag-downplay. Sa totoong nangyari, okay sana kung nag-break lang si Kat at Daniel. Kaya lang may third party. Di nga makakain si Kat sa sobrang lungkot sa mga nangyari. Say naman ang isa, true, pailalim sila kung tumira. Ayaw nilang tumigil hanggat hindi nadudurog ng husto yung guy. Kesyo nakamove on na daw yung girl, pero yung mga friends hindi pa din nakakamove on. Say pa ng ilang mga netizen, wala ka sigurong friend na ganyan no. Kasi may mga kaibigan na nasasaktan for their friend pag niloko sila. What more pa kung paulit-ulit ang tiniis ng ilang taon, diba? Natural lang sa mga true friends ang magalit, although I'm not saying na tama ang makisawsaw itong si girl. Narito naman ang say pa ng ilang netizen. At sinong nagsabi sa inyo na break na nung nandigaw sa iba? Wala ka din naman sa posisyon para sabihin yan. At least si Alora, Sofia, and Che. Personally, kilala si Catherine. Base sa past issues ni Daniel, sa tingin mo talaga hindi cheating ang dahilan, why they're parted ways? Mabait lang kamo si Catherine kaya she never spoke up. Try nyo din question yung ka-third party kasi never siyang naging silent. Sa mga issue niya, nakapagtataka naman, diba, consistent sa pagiging instigator ng away yan. Dati, biglang naging mabait ngayon. Biglang focus sa career kasi madaming bills na binabayaran. It just said something fishy. Well, bigla nga marami ang nagtaka sa pagiging tahimik ni Andrea Brillantes na tila di umano ay mayroon talagang kakaiba, something fishy. Well, kung ganon, siguro talagang nananahimik siya dahil pwedeng totoo at kung sakasakaling magsasalita ay pwedeng makasira ito sa career niya, especially sa mga endorsement na mayroon si Andrea Brillantes na pwedeng mag-pull out at ito ay malaking effects sa kanyang career. Yan ang ating Showbiz Top Update. Ilagay na ang iyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Top.